Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin, mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita at pinararangalan si San Pio ng Pietrelcina. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukloka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinusmus mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at ng Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtupad sa kaniyang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kaniyang mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngala ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngala ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag di matitigan. Hindi siya nakikita o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kapiling sa Kanyang kawan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa papuri dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
salitang mula sa Diyos, kapag isinasalob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at inimis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-isang daang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. At ang mga nasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahani ng buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang puso at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghahasik.
sinasabi dito na ang binhing inihasik ay sumasagisag mismo sa salita ng Diyos. Ang manghahasik ay ang ating Panginoong Diyos mismo. At ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumatanggap sa salita ng Diyos. Dahil iba't ibang klase ang puso, magkakaibang pagpapahalaga at magkakaibang pagtugon din ang ating ipinapamalas sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kung mapapansin po natin, ang bawat klase ng lupa ay pawang nakinig lahat. Subalit kinalaunan ay iba-iba ang nangyari. Ibig sabihin nito, habang pinakikinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon ito ng marami at malalim na epekto sa ating buhay. Depende na rin sa kakayahan natin. Depende na rin sa kakayahan ng puso nating tumanggap. Una, binanggit sa Ebanghelyo ang binhing itinanim sa tabi ng daan ay nangangahulugan ng mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Dumating ang diablo at panunukso. Agad nagpatalo at nagpadaig. Ano ang nangyari? Inalis sa kanilang puso ang salita ng Diyos upang hindi sila manalig at maligtas. Ikalawa, may binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin ito, nakinig sila sa salita ng Diyos at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala sila sandali. Subalit sa panahon ng kaunting pagsubok ay tumiwalag agad. Nagsimba at nagdasal, ngunit kaunting pagsubok lamang, hindi na bumalik sa pananampalataya. Agad pinanghinaan ng loob. Ikatlo, may mga binhing nahasik naman sa dawagan. Nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang malaon na, ay nadaig na ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't ano po ang nangyari? Hindi nahinog ang kanilang bunga. Maaaring dito napakinggan nila ang kanilang panalangin. Pinakinggan ng Diyos ang pagsusumamo ng kanilang puso. Kaya nagkaroon sila ng kaunting kayamanan. Ngunit imbis na pananampalataya kumapit, umasa sila sa luho at sa yaman ng mundo. Pinasaya na sila ng kinang ng kakaunting kapangyarihan at kayamanan. At ang ikaapat, may mga binhing nahasik sa mataba o mabuting lupa. Nakinig sila ng salita ng Diyos. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat. Malinis ang kanilang intensyon at sila'y nagtitiyaga hanggang ito ay mamunga. Nagmahal, nagsakripisyo, at hindi sumuko sa anumang pagsubok at hamon ng buhay. Tanging sa Diyos, sila ay kumapit. Tanging sa Diyos, sila ay umasa. Nanatiling naglilingkod, magtag-araw man o magtag-ulan. At mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po yung klase ng lupa na inaasahan sa bawat isa sa atin. Mataba
at mabuti. Kaya nga po ang magandang katanungan sa araw na ito ay paano po natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Alalahanin po natin, tayo'y itananim ng Panginoon sa iba't ibang paraan upang ang salita ay magbunga sa ating mga puso. Namumunga na ba o mamumunga pa lamang ang salita ng Diyos sa iyong puso? May naging epekto na po ba ang bawat nating pagsisimba, pagsamba at pakikinig sa salita ng Diyos? O baka naman agad-agad tayong sumusuko kahit sa maliliit na pagsubok ng buhay? Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos ay banal at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos para sa lahat. Uulitin ko po, napakahalaga po nito at huwag nating kakalimutan. Ang salita po ng Diyos ay banal at makapangyarihan. At ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Maging makasalanan man ay hinasikan din ng binhi mula sa Diyos upang sa ganon magkaroon ng puwang ang pagbabago sa kanilang puso. Kaya't isang napakahalagang salita ang pagninilay natin sa araw na ito ay ang salitang mamunga. Inaasahan tayo na sa ating pagsisimba, sa ating debosyon, sa ating pagdarasal at sa ating mga panalangin ay mamunga ito sa ating mga gawa. Gaya na lang ng buhay ni San Padre Pio ng Pietrelcina, inialay niya ang kaniyang sarili para sa paglilingkod sa simbahan at para sa paglilingkod sa Diyos. Lubos niyang pinahalagahan at minahal ang sakramento ng Eucharistia at sakramento ng kumpisal. Hindi siya nagpadaig sa anumang hamon at pagsubok. Naging matiyaga, naging matiisin. Kaya naman, patuloy niyang ipinamalita sa buong mundo ang kapangyarihan at ang kadakilaan ni Jesus Nazareno. Gayon na lang ang pagmamahal ni Padre Pio sa bawat taong nagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga tunay ngang maraming kaluluwa ang inakay ni Padre Pio pabalik kay Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa ating pakikinig tulad ni Padre Pio, mamunga nawa at naway maging handa lagi ang ating puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos upang sa gayon tayong lahat maging karapat-dapat na tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang nagahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kaniyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. At sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin.
Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-isandaang ani, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaw mga nabibigatan sa pagadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyang nang magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong
Dito'y nagtitipon kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, natanggapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lord, that I may never
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Petrelcina ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtaha sa ipinakitang landasing ahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Oh,